ito yung nasa kahapon, Blue Topaz Ribbon. Ayan, ito yung main na nasa yung sarili ko. Yan yung mga female. Tapos, bumili din siya sa atin ng Red Dragon. Yung Red Dragon na binili niya. Trio. And show grade yan mga buddy. Kung nakakita niyo yung pattern ng caudal at dorsal. Napaka solid and then full. Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. You know, so, medyo okay-okay na yung pakiramdam natin mga buddy. May konting sipo na lang. And then, hindi na tayo nanghihilo. Which is good kasi makakapag-vlog na tayo ulit. So, konting update dito sa farm. Kanina dumating yung ating rack. Yung metal stand natin for show. So, tuloy na talaga yung show natin ngayon December mga buddy. So, inaasahan ko mag-support kayo sa aming mga show. Sa aming show pala ngayon December. Kita-kita tayo dun mga buddy sa yung venue pala namin is may Bangkeruhan Gym. So, kita-kita tayo dun mga buddy. Kung gusto nyong pumunta. December, first week, Sunday yan. Yung mismong event. And then, ano pa ba? Yung plano natin is lahat ng mag-entry doon sa mismong event, sa ating mag-entry na sa aming happy show is automatic one raffle entry every entry nyo sa show. And then may chance kayong manalo doon sa raffle ng isang can na BBS para sa first prize. And then marami pang prizes mga buddy, may mga GCash. And then yung mga sponsored product, marami din mga buddy. Kaya kung pumunta kayo doon at sumali kayo sa show, hindi lang trophy, ay hindi lang trophy tuloy, hindi lang cash prize yung mapapanulunan nyo doon sa show at certificate, meron din kayong chance manalo sa ating raffle. Kaya win-win situation mga buddy. Kung gagastos man kayo, meron din kayong makukuha. Panigurado yan mga buddy. Ayun na nga, naputol yung ating video. So, sa mga mag-entry outside Davao mga buddy, like Luzon or Visayas, yan, padala nyo lang through airport. Kami nang bahala magkukuha doon sa airport mga buddy. And sisiguraduhin namin na makakabalik yung isla nyo ng safe and maayos pagka-packing yan mga buddy. Kasi yan yung parating problema natin sa mga actual show na pinapadala natin sa ibang lugar. Kung nababalik man ang yung isla natin, di maayos pagka-packing. So, gagarantid namin mga buddy na maayos yung pagka-pack sa inyong mga isda. Kasi yun yung parating problema natin. Nagkaka-issue parati yung sa show. And then, sisiguro din natin na maayos pagka-pack. Tapos, sa mismong event mga buddy, huwag na kayo magdala ng pagkain kasi magpo-provide kami ng pagkain doon ng lunch. Provide kami ng lunch para sa lahat ng participants and mga bisita natin. Tapos, ano pa ba? Baka meron pa ako nakalimutan. So, yung iba is to be followed na lang kasi marami pa naman yung show. Paplansyahin muna namin ng maayos yung show para mag-enjoy tayo lahat. So, ayun. So, update muna tayo dito sa farm kasi medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-update dito sa ating mga tanks. So, dito sa ating mga tanks mga buddy, wala na pala tayong update dito kasi wala nang laman. Pero pakita pa rin natin. Dito is meron tayong mga metal na nasilip dun sa planggana mga buddy. So may mga metal dyan. Konti nga lang. And then yung mga top sword natin nandiyan sa baba, medyo malaki na. Medyo malaki na. So, hanggang doon yan mga buddy, walang casualty. Tapos, sabay-sabay silang luwaki. And then, kahapon, may nag-walk-in sa atin dito kahapon. May nakabili sa atin ng Blue Topaz. Ito. Actually, nasold na itong dito sa third tank.
yung kapatid nila. Eto na, sold na dito. So, ito yung blue topaz natin. Mga big bale topaz. Sold na yung isa mga body, nabili sa atin ng 2.5, which is yung groomable natin na topaz. And then, wala na masyadong isda dyan sa mga tank na maliliit kasi tinanggal natin. Kasi nga, maaaring pagbayan ng lamok dahil walang laman. And then, dito tayo, pakita ko sa inyo yung ating ginugroom na isda dito. Kaya-off muna natin. So, dito is, ito yung nasold kahapon. Blue topaz ribbon. Ayan, ito yung male na nasold. Yung sa likod. Yan yung mga female. Tapos, bumili din siya sa atin ng Red Dragon. Ayan yung Red Dragon na binili niya. Trio. Ayan, show grade yan mga body. Nakakita niyo yung pattern ng caudal at dorsal. Napaka solid. And then, full yung body niya ng snake skin. Same as sa female nga na half moon. Tapos, meron pa tayo dito mga available na mga show grade na RDSS mga body. So, pakita na rin natin. Ayan o. Oh. Kita niyo yung pattern. Ayan, show grade. Ito, show grade. Ito, big body. Ah, groomable pa to, pero potential as show grade. Ayan. Dito, meron pang dalawa. Ayan. Hindi ko pa ito binidyohan kasi pala ko palakihin muna ng konti. Saka natin videohan mga body. And then, kung may magka-interest, benta natin. Kung wala naman, walang problema kasi lalaro naman natin yan sa show. Tapos, meron pa ditong isa, dalawa, tatlo. Tatlong RDSS na groomable. Pero yung nga, igugroom muna natin ng isang buwan siguro or kalahating buwan. Pag nakita na natin potential as 3MB show grade, bebenta na natin. Pero yung nga, kung merong bibili, mabuti. Pag wala, okay lang din. Sali natin sa show. Tapos, update na rin natin yung ating P-Dirt. So, andito yung P-Dirt natin na mga month old. Ayan, mga month old dito. Yung iba dito is hindi pa umabot. Mga kalahating buwan pa lang. Tulad yan, mga malalaki na. Pero marami kami nakuha. Siguro around mga almost 200 yung nakuha natin. Pero pinaghalo muna natin yung male tsaka female kasi baka hindi magkakain kung konti lang ilagay natin doon sa tub. Pero kasi tayo na-reserve dito na isang tub for female. Andito. Dito sana yung male lang. Pero nag-decide ako na huwag mo nang i-separate kasi baka hindi magkakain. Tapos dito is naka-ready na yung ating isang tub. Dito for age buried natin na cowlie. Meron tayo dito mga maraming fry mga body and kukunin natin today. Ayan. Sample. So marami yan mga kumulang mga 100 din yan mga body. And marami pang malapit ng mga anak dito. So yung iba pumasok na dito. So malapit lang mag-drop yung iba. Hindi ko muna ginalaw kasi antayin na lang natin si Badara Tel. Siya na lang sigurong kuha nun. Tapos yung iba dito is RDSS. Dito actually, nag-sorting na kami nung isang araw ng male tsaka female. Kaso dito is, hindi ko mahuli yung iba. Kasi, yung mga ibang malalaki, mahirap huliin. May nakalagay kasi na water lily. Pakitransfer natin yan. Tapos yung iba dito mga bodies, hindi pa kayang i-gender. Kasi yung female is mukhang male. Kaya, palakihin siguro muna natin ng mga another 2 weeks. Para mabilis natin ma-gender yung isda. Kasi nasa mga 300 pa siguro yung laman nandito natin na RDSS.
Although meron na tayo na transfer doon na mga almost hundreds na rin. Kaya hindi ko ma-transfer itong Friday ito sa kabila. Marami itong Friday ito na nakita namin. Ayun, nagsilakihan na nga yung iba. Ito, nagsilakihan na. Hindi ko ma-transfer. Baka kainin. Baka another 2 weeks pa para mabilis natin ma-gender yung iba dito sa RDSS. Ayan. Tapos, update ko na rin kayo dun sa ating tub na ni-repair. Kasi sobrang kailangan natin yun ngayon. Kasi magbe-breed ulit tayo ng Blue Dragon. Kasi lang tayo ng mga panibagong breeder. Ng ribbon tsaka ng ribbon. Pag-aluin na lang natin. Tapos wala masyadong isna mga buddy. Alam nyo naman na nag-reset tayo yung mga tangko lang laman. Pero marami pa rin tayong ginugroom. Which is good. Kasi sasabak ulit tayo sa show. Sa Gapilig. Next year. Alam nyo naman, whole year yan. Kasabak pa rin tayo sa show. So tara, punta tayo sa kabila para i-update ko kayo sa ating tub. Let's go! So, eto na yung tub na inayos. So, pinahiran natin ulit nung waterproofing. Sobrang kapal na itong mga body. Nakapitong patong na siguro to. Inubusan natin yung isang galon. Tapos dito sa labas is sinimento natin yung gilid. Tapos ilagyan natin yung waterproofing. Kaya sigurado hindi na talaga maglilik hanggang doon yung sa dulo. Oy boss! Buddy, update na rin kayo. Maraming malalaki dito, hindi ko makuha. So marami pa tayong Blue Dragon na hindi makuha kasi ang liliksi at ang hirap hulihin. Itim pa naman yung lalagyan, hindi masyadong visible sa mga mata mga body. And then ito yung mga for release natin ng dragon. Yan mga blue female red dragon nandito. So abangan nyo yan, magpupukos ako sa FB page natin para dun sa ating promo. Ating promos ng RDSS at ibang isda. So sa kaya lang natin ipapromo, kailangan ipapost natin mga buddy. Kasi yung nga sabi ko sa inyo, konti lang yung isda natin ngayon. And yung mga kaya lang natin ipromo, yun yung ibibenda natin sa inyo ngayong September 10. So abangan nyo yan mga buddy. Magpupost ako ng isda na available natin. Tapos, ano pa ba? So, yun lang mga buddy. Ngayon, Saturday, bukas. Tama pala, yung announcement bukas is tuloy natin yung raffle sa raffle 29. Bukas na yun mga buddy, 8 p.m. Sunday. Tapos, doon ko na rin i-announce kung sino yung dalawa na napili ko para doon sa ating mga kabuddy na solid supporter. Doon ko na i-announce mga buddy sa mismong raffle. Ay, after pala nung raffle, doon ko na i-announce kung sino yung dalawa na pili ko na solid kabady natin. So, I think yun lang mga buddy. Quick update lang dito sa farm. Ayan, dito na yung ating show. Truck. Konting pintura na lang to. Alinis pala. Yung pintura. Tuloy na yung ating show. So, I think yun lang mga buddy. Bye! Peace out!